Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga sir! Yes sir! Dahil malapit na ang PBA draft at sa pag-anunsyo ni PBA Commissioner Willie Marcial na medyo magiging maluwag para sa mga draft applicants yung mga kailangan na requirements para makapasok sa PBA. Paalala ko lang mga sir, itong reopening ng Philippine Cup sa Clark, Pampanga na tinatawag nga nating PBA Bubble, yung nag-iisang conference na yan, yan na po ang magsisilbing full season ng PBA sa taon na to. Kaya kung ano po ang pagiging pagkakasalansan ng mga PBA teams after ng elimination round, magkakaroon na po tayo ng idea sa magiging draft selection. Uulitin ko po mga sir, ang PBA Draft 2021 sa January na po yan. At dahil dyan mga sir, itutuloy natin kahit pa konti-konti ang pag-feature sa ating mga PBA prospect. At sa ating edisyon ng video na to, ating kilalanin ang isa sa may mga malalaking pangalan na malaki ang posibilidad na pumasok na sa PBA sa susunod na taon. Caelan 6'5" Filipino-American na huling naglaro para sa Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League. Bayula University product, isang US NCAA Division II school na kung saan sa kanyang senior year, meron po siyang average na 13.2 points at 6.2 rebounds per game. Matapos maging undrafted sa NBA noong 2016, dinala niya ang kanyang karera sa basketball overseas at nag-debut bilang isang professional basketball player para sa koponan ng Tiongson Kung Fu sa ASEAN Basketball League. Impressive ang kanyang naging debut season sa ABL na may average na 11.7 points, 8.2 rebounds, 3.3 assists per game. At the following season, nirepresent na niya ang kanyang homeland at naglaro para sa koponan ng San Miguel Alab, Pilipinas. At dahil na rin sa injury, medyo bumaba ang kanyang production. Si Caelan may average na 6.9 points, 4.6 rebounds at 2.3 assists per game para sa koponan ng Alab Pilipinas. Gayunpaman, ang daming PBA teams na na-impress dito kay Caelan. Pero October last year, nagulat ang lahat ng mag-announce. Si Caelan, sa edad na 27 years old, nag-retire sa basketball. Pero nito lamang September ngayong taon, nag-post muli si Caelan sa kanyang Instagram na may caption na back at hashtag same energy, new game. Isang senyales na babalik muli sa basketball itong si Caelan Tiongson. Sinubukan kong magpadala ng mensahe sa kanya at tinanong ko kung mag-a-apply na ba siya sa PBA draft next year. Ang sinagot niya sa akin ay isang makabuluhang sure. Though wala namang malinaw na sagot mula sa kanya, sa tingin ko, aakyat na to sa PBA. At dahil magiging loaded ang PBA draft class next year, pwede tong bumagsak kahit sa ang team ngayon sa PBA. He can play 3 and 4, mayroong perimeter game, may kakayahang tumira above the rainbow, defensive stopper, kayod kabayo pa, parang hindi napapagod. Yung kanyang energy na binibigay sa loob ng hardcourt, talaga nga namang nakaka-impress. Yung vintage na Rudy Hatfield. Sa mga PBA fans dyan, huwag kayong magagalit sa akin. Para sa akin, swakto sa sistema ni Coach Chito Victolero. At isa pa, may edad na rin si Mark Pingris. At yung posisyon ni Caelan Tiongson, bukod sa center position, ito yung posisyon na kulang sa Magnolia Hotshots. Si Alwin Santos, may edad na rin, baka pwede rin naman sa San Miguel. Pwede rin sa NLEX dahil ganitong player yung gustong-gusto ni Coach Yeng Giao. Kayo mga sir, ano sa tingin ninyo, saang team kaya pwede itong si Caelan Tiongson kung sakali magpa-draft na siya sa PBA next year? Ako nga pala si Kino at welcome sa aking channel From the Sideline. Kaya ko